Magandang umaga mga kasangbahay! It's me, Ira, your munting kasinera, and welcome back to Cook It Right with Ira! Excited na ba kayo mga kasangbahay? Dahil panibagong pasta dish ang itatry natin today at yan ang tuturo sa atin ang ating chef for today. She's one of the members of the Culinary Arts Chef Tag Philippines, walang iba kundi si Chef Tess Parado! Good morning, Chef! Good morning, Miss Ayrat. Good morning sa mga kasambahay natin dyan na nanonood. Yan, Chef. Kasi kanina nung binabasa ko, ano ba yung pasta dish natin? Hindi ko mabanggit-banggit eh. Ano po ba ang pangalan ng pasta dish natin for today? Okay. Ang pasta dish natin for today na lulutuin ay pasta alla pescare. Came from Italian word ng fish na pescare. Itong pasta alla pescare, ito ba ay sariling recipe mo or nanggaling lang din sa ibang lugar tapos nilagyan mo ng twist mo? Actually, yung dish na ito is one of my signature dish. Ay, talaga pinanglaban mo ba ito, Chef? Hindi naman. Since nag-travel ako ng Europe, so in-adapt ko na rin yung pasta. Pasta nila. Yes. Okay, sige. Chef, ano ba yung ingredients natin para sa ating pasta alla pescare? So, ang ating ingredients for today is ang gourmet tuyo, black olives, tomatoes, black pepper and salt, spaghetti na noodles, tapos olive oil, chicharo, and French beans. Sige, Chef, turo mo na nga po sa amin ano ba ang unang step sa pagluluto ng pasta alla pescare. Okay, so i-heat lang natin yung pan natin. And then, lalagyan na natin siya ng olive oil. Pero Chef, pwede rin natin gamitin yung oil na galing dun sa gourmet tuyo, di ba? Yes. So, konti lang yung nilagay kong olive oil kasi may oil ng sarili yung gourmet tuyo natin. So, isusunod natin dyan isang ating tomatoes. So, isusuti lang natin siya. And then, kung mahilig naman kayo sa butter, pwede nyo rin siyang lagyan. But since gagamit tayo ng dalawang oil, so, no need na. Hindi naman kailangan na lutong-luto yung ating kamatis. Bakit, Chef? Kasi mas maganda siyang i-platings and at the same time, makakain mo siya. So, pero yung flavor niya, Chef, kasi di ba mas lumalabas yung flavor nung isang ingredient kapag mas naluluto siya. Hindi ba mga parang mako-compromise ng looks yung flavor? Hindi naman kasi meron ang pinaka main natin diyan is the gourmet tuyo. Okay. So yun ang yung dapat ma-highlight na flavor. Yes. Okay. So i-susuti lang natin yung mga veggies. Pag medyo nag-iba na yung color ng veggies natin, pwede na rin nating ilagay yung ating gourmet tuyo. So mag-iiwan lang tayo ng konti para sa ating platings later. Ang pasta talaga, Chef, no? Para din siyang rice . Dahil carbs, very flexible. Yes. Kung ano yung gusto mong flavor na ilagay, anong gusto mong i-incorporate na lasa. Pwede na natin ilagay yung ating wheat yan, no, Chef? Yes. Ay, gusto natin yan. Tsaka ito, once nakapagluto ka na ng pasta mo, di ba, Chef? Pwede mo naman yan i-keep sa chiller ninyo, sa ref ninyo. Tapos, anytime na kailanganin, luto na lang. Yes po. Tsaka mabilis siyang lutuin. It will take 5 minutes, meron ka ng meal. So, isi-season lang natin siya ng konting salt kasi maalat na yung ating gourmet tuyo. And then, we also have parmesan, kaya... Oo nga, kaalat siya. Alright, taste test na mga kasangbahay! Tikman natin walang gourmet tuyo. Yung as is, ito lang yung pasta. Umasa ba yung tuyo, Chef Ayn? Umasa naman siya, Chef. Pero subtle lang.
Yes. Hindi siya overpowering. Na medyo maanghang sa chef, no? Pero suwabe lang. Hindi siya yung, ay, maanghang. Na parang yes. Ayaw kagad ng bata. Sige, ngayon, lagyan natin siya ng lemon. Mas gusto ko yung may lasa ng may lemon. Para kahit papano na wash out niya kagad yung lasa ng fishy taste. So ngayon, titikman ko naman yung merong gulay. Okay, sige. Mas masarap siya kapag sama-sama lahat. Rather than yung pasta lang pasta yung kakainin lang siya. Mo. Yes. For me, it's a very nice dish na makakain din kahit ng bata. Yeah. Siguro ipatry mo lang sa kanya para hindi rin siya parang na-overwhelm na. Ay, isda yung nakalagay sa pasta. Pero this is a very nice dish. I like this. Pwede yung gawin sa bahay at napakabilis lang. Yes, 5 minutes may dish ka na. Tsaka meron pa tayong ready. Bread, ano. Ayan. Tsaka ang kagandahan rin pala nito kasi wheat yung ginamit natin. So sa mga conscious talaga sa mga ingredients na kinakain nila, sa mga food na kinakain nila, this is very good for you. Pero chef, sa mga kasambahay naman natin na gustong matikman itong pasta alla pescare, saan ba nila ito pwede matikman? Ang pasta alla pescare ay matitikman nyo lang dito sa High Clouds Cafe and Restaurant located at Sitio Mayagay 1, Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal. So along Marilake Highway lang po siya and you can visit our page, High Clouds Cafe and Restaurant sa Facebook. We have also Instagram and TikTok. Sa mga gusto pong magpa-reserve. Yan. Chef, baka meron kayong gustong batiin. Greetings. Okay, binabati ko po ang Culinary Art Chef Tag Philippines. Thank you sa aking uniform and ang family ko sa Taguig. Once again, maraming salamat po, Chef Tess Parado, para sa ating pasta alla pescare. Kung nabitin kayo, mga kasangbahay, ay marami pa tayong mga recipe next time, God willing. Kaya see you next time for more cuisine adventures. And don't forget to cook with love and cook it!